sasabi mo ang special yung gawa nita dahil sa gawang kamay. Yung mga ibang tao nga, pag nakikita yung mga ginagawa ni tatay, namamanga sila sa mga ginagawa niya. Hindi mo masasabi sa gawang kamay lang ganit yung design. Dating trabaho ni tatay sa farmers lang. Dahil kulang sa kanyang kinikita, sa pamilya, namasukan siya sa isang antique shop. Helper lang siya. Kaso gusto niya talagang yangat yung buhay namin sa kahirapan. Pinagtiyagaan niya na natutuwan. Po si Eduardo Mutok Jr., junior po ni Tatay Eduardo. Siyam kaming magkakapatid, pero kaming anim na lalaki na turuan ni Tatay na sa kanyang mga gawa. E sa ngayon, ako yung katulong niya sa kanyang mga ginagawa. Kinailigan ko na rin dahil buwat ng pagtuntong ko ng high school, ako na yung kasakasama ni Tatay sa kanyang mga trabaho. Yung siguro ang pinagkaiba nila sa gawang makina at sa gawa sa kamay, mas pinaalagaan nila dahil yung pinag-irapan mo yung trabaho mo. Hindi naman kasi basta-basta na pinukpok mo siya, ganun na, okay na. Talagang ano, mahirap siya. Hindi siya basta-basta trabaho. Thank you.
Ang turo sa amin ni tatay, yung determination mo na matuto, dapat nasa isip mo, hindi lang basta-basta yung marunong ka, kailangan yung utak mo nandun sa trabaho na yun. Para yung ginagawa mong design o anuman, mapalitaw mo yung kagandaan niya.